Angelica Panganiban, binanatan si Digong sa MTRCB versus Netflix. Bakit nga ba takot na takot kayo sa media? Inalmahan ni Angelica Panganiban ang balita tungkol sa pagnanais ng MTRCB na i-regulate ang Netflix, iFlix at iba pang online platform na nagpapalabas ng mga pelikula o serye. Ani Angelica, grabe na rin, pati streaming gusto pa kailaman, papatayin nyo na talaga ang industriya. Inuna nyo na ang free TV. Sa isa pang post, ipinahayag din niya ang kanyang kawalan ng paniniwala. Hindi umano siya magugulat kung balang araw ay gigising siya sa bansa tulad ng North Korea. Ilang eksperto din ang umalma maging ng ilang viewer at subscriber ng Netflix ang hirit ng Movie and Television Review and Classification Board na bantayan ng kanilang tanggapan ang mga ipinapalabas dito at sa iba pang video streaming sites. Para kay Atty. Enrique de la Cruz Jr., imposible ito. Git niya, walang kapangyarihan ang ahensya na i-regulate ang internet o yung over-the-top streaming service gaya ng Netflix. Limitado lang aniya sa pelikula at telebisyon ang saklaw ng MTRCB at kahit gumawa pa aniya ng bagong batas ay naniniwala ang abogado na hindi pa rin ito kayang i-regulate ang internet. Hindi rin aniya galing sa Pilipinas ang kumpanya ng internet kaya hindi rin ito pwedeng tanggalan ng lisensya o prangkisa na magpapalabas sa bansa. Maaalala nga noong Webes, sinabi ng MTRCB sa isang pagdinig sa Senado na nais nilang i-regulate ang mga ipinapalabas sa Netflix at sa iba pang video streaming providers. Di rin umano praktikal ayon sa ilang kongresista. Para nga kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, hindi praktikal ang ipinapanukala ng MTRCB at dapat daw bigyang permiso lang ang tanggapan ang mga video streaming site na mag-self-regulate o bantayan ang mga ina-upload na video sa kanilang website. Sa katunayan niya, may kakayanan ang Netflix na i-regulate ang sariling mga ipinapalabas. Hindi rin aniya nakakatulong na binuo ang tanggapan ng MTRCB noong batas militar kung saan naging talamak ang pagbabantay sa mga ipinalalabas o inilalathala ng kung sino man. Binatikos din ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang hirit ng MTRCB at sinasabing daragdag pa ito sa burokrasyang nararanasan sa bansa. Sa halip aniya, dapat tulungan ng MTRCB na mapalago pa ang entertainment industry dahil napag-iiwanan na umano sila sa Asia. Pero giniit naman ng MTRCB Chairperson Rachel Arenas na nasa probisyong saklaw ng ahensya ang anumang motion picture kahit saang platforms ito ipalabas. Depensa rin nila na hinihiling lang ng ahensya na sundin ng video on demand providers ang batas sa Pilipinas. May mga dapat daw umanuunahin ayon sa netizens. Mas madami daw ang dapat ay pinagtutuunan ng pansin. Ilang netizen din ang nagtataka kung bakit si President Duterte ang sinisisi ng iba dahil dito, samantalang ang MTRCB umano naman daw ang may gusto nito at hindi ang Pangulo. And that's our video for today mga ka-showbiz. Magbigay lamang ng komento kung sang-ayon kayo sa hirit ng MTRCB. At kung bago ka sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pindutin mo na rin ang notification bell button para updated ka sa mga showbiz balita. So that's it mga ka-showbiz. Thanks for watching!